Ang mukha kagat yun. At mabait naman tong aso na to. Di naman ito nangangagat ng mga sisi. Love pa nga niya yun eh. Wonders, magandang araw sa inyo at panibagong araw tayo ngayon. So maraming salamat at palagi po kayong nandyan guys na nanonood. So yun lang po, sana po kayo dun po sa mga makapanood na hindi pa nakasubscribe guys. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo at ma-notify sa mga i-upload ko pang video. So pipitasin pala natin yung dragon fruit dahil nag-i-spray yung kapitbahay natin, yung kapitbukid. Hinog na kasi guys, so pero matigas pa naman siya. Baka kasi ma-spray pa. So, ayun, samahan niyo ako guys. Guys, meron tayo ilang pirasong dragon fruit. So, harabisin na natin. Limang piraso guys. Baka kasi ma-spray pa, nag-i-spray yung katabing bukid natin. Kailan kaya uwi si Mrs.? Gustong gusto pa naman niya to eh. Eh baka matagalan pa siya. May hinog na to. Diba meron pa namang naiwan dun guys na tatlong piraso, yung berde pa. Medyo matagal-tagal pa naman yun. Yun siguro matitikman niya. So ito guys, nung tanim ko yan nung nagbakasyon ako galing Dubai. So ngayon pa lang ako makakakain yan dahil ngayon pa lang nagbunga guys yan. So guys, bibiyakin natin to isa. Tingnan natin kung hinog na. Wow. Guys, yan. Sarap. So ito yung almusal ko guys. So ayan guys, ganyan ang pagkain nyo. Mga ka-wonders, bumili tayo dito ng pagkain ng ating mga alagang sisiw. So bumili tayo ng tigta 3 kilong ito yung bayo to, ang tinatawag dito bayo to. So papakain ko na to guys sa may mas malalaking kiti na sisiw natin. So ito naman yung cheek booster doon sa maniliit. Ayan. Bumili rin ako ng Bentrasin. Ito pang kantong pang bacteria guys. Papainom natin ng kwan pa lang naman sila, 2 linggo pa lang. So painumin na natin sila guys na to. So say first week to 2 weeks ang painom na to guys. Para mapatay yung bakterya niya. At yun nga, baka sakaling sumigla pa itong mga matatamlay na to. So, painamin natin ng Bentrasin. So, ayun guys, samahin nyo ako. Malinisin natin yung inamin na nila. Saka natin lagyan ng gamot.
Ayan mga ka-wonders, kaya ako nilagyan ng damo para hindi maputik. Kaya hayaan muna natin makalat. At least hindi sila magpuputik. So, dito tayo sa medyo malalaki na. Uy, masisigla ito, malalaki. Ano ka na? Ayan, ayan. So, alisin natin. Okay, sa ginagawa ko, tinatanggal ko yung pan. Dati hindi ko tinatanggal yung pakanan. Makatakas yung isa. Ito na. Ang mukha kagatin yun. Mabait naman tong aso na to. Di naman ito nangangagat ng mga sisig. Labpangan niya yun eh. Ito medyo malalaki na to. 13 piraso. Ito, 11 piraso naman pala to. 11 piraso guys. Kung hindi ko pala sa inyo napakita yung isang itim na namatay guys, yung sinlaki sa kabila, kulay itim, laki pa naman, nadagnan. Hindi ko alam kung naisama ko na sa kuya, sa vlog ko ng mga unang vlog. Dalawang araw na rin kasi guys nung namatay na yun. Mga ganito, siguro ganito guys. Ayan. Sayang. Ayan guys, magpiprito tayo ng ulam natin. Actually, 2 pirasong tilapia guys. Kalahating kilo, 60 guys, ihip. Kaya ihip, iipan mo para mag liab yung apoy. So ayan guys, habang naghihintay tayo ng piniprito nating isda, kape muna tayo guys. So coffee is life. So ayan, konti na kasi yung kape ko kaya bumili na ako guys ng kape para kan mamahal na guys ng bilihin dito sa Pilipinas sa atin. Nung dumating nga ako guys galing Dubai, nanibago ako. So, ilang piraso lang guys yung binili ko. Naka halos 221 saka ano ba to? 172. So, kulang 4 na rin guys. Ang gastos ko ngayong araw. Yan guys, habang naghihintay tayo ng ating ulam, pritong isda, magkape muna tayo. So ito, coffee ko, Blanca guys. Ito, bumili na rin ako ng kape guys para hindi tayo masyado kasing matamis ng binili ko na to, coffee ko, Blanca. So yan, bumili tayo ng wala na rin kasi tayong kape. Kaya bumili tayo kanina. Kamamahan na guys ng kan. Actually, nung paggaling ko ng Dubai,
parang nanibago ako sa paggastos, guys, nung nandito na ako sa Pilipinas. Kasi sa Dubai, akala mo yung piso, 1 dirham, eh, ang price pala nun is equivalent naman niya, guys. Yung range niya is nasa 13 point something, minsan 14 dirham, 14 pesos ang palitan. Kaya pag bumili ka dun, guys, halimbawa ganyan, kung nakagastos ka halimbawa ng sa Dubai ng 100 dirham, so 1,400 dito, guys, pero madami ka nang nabibili nun, ha, Dubai. Pero dito, guys, nakakulang 400 ako, guys. Unti lang nabili ko, yan lang, tapos yung pagkain lang ng manok, yun lang. So ito, naka 172 na ako dito, guys, oh. Tapos yung pagkain ng manok, 200 na ito. 400, guys, halos 400. Kaya kapag ka wala ka talagang pagkukunan dito sa Pilipinas at wala kang regular na trabaho, mahirap din. Kaya yung iba, napipilit ng mga ibang bansa dahil nakikita nila na mas ginahawa yung buhay. Kaya lang, sakripisyo. Malayo sa pamilya. So, yan. Sabi tayo, guys. Sabi nga nila, is coffee is life. Kahit mainit. Ayun nga, balik tayo, guys, sa Dubai. Kwento ko lang, ha. Hindi masamang mangarap kung madami kasi nag-aambisyon na mga ibang bansa. Pero kung may tingin mo naman dito sa Pilipinas, sumasapat na yung sweldo mo. At kung sa tingin mo, hindi naman ganun kalaki yan ang magiging sahod mo sa ibang bansa, dito ka na lang, guys. Dito na lang po kayo. Ang suggestion ko lang po yun. Hindi rin naman po ganun kadali ang mga ibang bansa. Naranasan ko na po. Masarap lang po pag may malaking sahod, yun ang gustong-gusto nila. Pero ganun din, pag nando ka din, tatrabaho ka din, mga ngamuhan ka, so kailangan marunong ka rin makasama sa mga kasama mo, lalo na sa ibang lahi. Yan, hindi basta-basta ganun kadali. Yung titingnan natin sa mga nangangibang bansa, parang ang sarap nila, no? Parang ang sarap ng buhay. Pagbalik nila, para silang big time. Ganun yung naramdaman ko rin yan, guys. Pero hindi pala dapat na para bang pagdating mo, para kang maraming pera. Hindi. Sa totoo lang po, hindi yan. Huwag niyo pa-expect, lalo na yung mga OFW na ang trabaho lang sa ibang bansa ay magkatulong. Hindi po sa minamalit yung katulong, pero nagsasakripisyo po sila doon na mahirap. Minsan minamaltrato pa sila ng mga amo nila. Kaya yun, kwento ko lang, guys, pero depende pa rin sa kagustuhan nyo kung ano yung plano nyo sa buhay. Siyempre, kanya-kanya tayong kanya. Pero ako, bilang may experience na, guys, sa isang OFW, mas gugustuhin ko pa dito sa ibang bansa, ay kasi sa ibang bansa, kung hindi naman ganun kalaki ang sahod ko. Sabagay, hindi rin naman sa sahod ko. Kaya lang siguro hindi ako nainip doon dahil dalawa kami ni misis na ng ibang bansa. Pero kayo po, tingin ko naman pag nag-iisa ka lang doon, malulungkot ka din. At iba din yung experience pag nag-iisa ka lang, hindi mo kasama yung pamilya mo. So maswerte ako, nakasama ko yung asawa ko, guys. Kaya yun lang, depende pa rin po sa inyo. So yan, copy lang tayo. Tingnan tuloy natin yung medyo napahaba-habay kwento. Niluluto kong tayo dito. Niluluto, nakalimutan ko na isda. Ito naman ang lagyan natin, mga kawanders. Sana din magalit si Mrs. Dito ko nilagay sa loob ng kusina. So, lagyan natin inumin. Kaya lang ditaas yung kanat, guys. Yun, sabit na. Ayan. Yung sumigla naman na sila. Ayan, parang nagpo na sila. Nagbago na yung pakpak nila, parang tumikom na uli. Ito kanina, oh. Ayan, bagsak na bagsak. Kaya makaka-recover naman siguro. Tama-tama, pinainom pa natin ng pang-bacteria. So, hopefully, makarecover sila. Ito lang ang maliit na yun, na bonsai. Alagaan pa rin natin kahit bonsai na siya.